sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin na pasasalamat ni Elenita Cascasan and family, Wilma Domingo, Balawag family, Mary Grace Balawag, Katrina Elpa, Lourdes Elpa, Erica Takeuchi, Bong and Helen Adon and family, Heather Nia Rose Publico, Vanjie Villanueva and family, Attorney Jeffrey Coronado, Carol Coronado, Martinez family, Elena Agos and family, Nikki Rabaya, Pelarca family, Veronica De Vera, Helen Rosita Luzendo, Sofia Corazon Castillo, Maria Cecilia Mendoza, Marvic Olivia Garcia, Walden Ong, Cortel family, Rafael Francisco, Noel Bro Sepcon, at Ira Marie Arce. Panalangin para sa agarang pagaling nila Edward Namit, Jasmine Sibeldia Lim, Maribeth Dorowin, Amalia Henyoso, Evren Alcover, Desiree Aranas, Larilyn Pontenieles, Maricel Mariano, Raquel Ragudo, Renato Bulanadi, Enrique Alfaro, Roseni Correa, Jo Katrina Bertonel, Evangeline Lacap, Jerina Harley D., Zenaida Arce, Rafaelito Francisco, Chairwoman Violeta De Sena, Lolita Lagman, Carmelita Lakir na Lakidan, Elisa Frias, Prince Hermer Palma, Emerlita Cerdanya, Josephine Prudente, Violeta Samyo, Roda Esporeda, Christy Lim, Marivic Pelarca, Estelita Ruth and Elio Santos, Eva Samyo, Lolita Ranchero, Maria Ordonia, Edna Plasio, Maria Clara Torrefiel, Honorio Guevara, Lita Esquilio, Jenelyn Flaviano, Erlinda Alberto, Olivia de Guzman, Domino Bonisile, Catalina Alba, Rolando Acuna, Elvira Untalan, Enrique Abalateo Jr., JV Pe, Luz Manalo, Josefa Abaygar, Julius Sudito, Gio Campos, Aileen Aranas, Grace Ablanes, Josefero, Rosalina Mopaz, Alejandro Herrera, Wilfredo Despi, Winifredo Flores, Irineya Bodard, Ferdinand Rubio, Maria Siasibel Santino, Teddy Baguio, Lei Ernista, Nemia Siladan, Erasmo Bello, Gil Endig Nakalina, Raul Rodriguez, Menchi Basco, Emmanuel Bueno, Lucas Sempeño, Ray Marmon, Ronald Salamat, Adelina Gamboa, Eleanor Umali, Mardi Agtarap, Glenda Oronce, Lydia Cascasan, Emma Ahok, Zenny Lago, Mary Virzel Maghanoy, Yolanda Vizmanos, Margarito Batuhan, Yamamoto Shoichi, Ferdi Del Mundo, Melda Sumagpaw, Rosy Marie Pescacio, Sheila Visquera, at Zenaida Luciano. Panarangin para sa natatanging kahilingan nila Lou Alcover, Stephen Kurt Robles, Carlita and Aral Madayag and family, Cherry Manzano, Hernando Cuaterno, Jonalyn Arcilia, Lydia Cascasan, Doktora Felisa Casamayor, Mary Grace Manalili, Gillette Yupanco, Christina Martinez, Nina and Miko Martinez, Nico Martinez, Hazel Uy, Freya Martinez, Nikki Ancha Martinez, Aherico Pexon, Vanjie Villanueva, Joey and Ludi Bulahan, Marieta Garcia and family, Nestor Fajardo, Andy Fajardo, Daphne De
Natatanging kahilingan nila Daphne de la Vega, Roger Faustino, Toti and Enada Ramos, Alvin MacGregor Albano, Emerson Manahan, Edeline Ferrer, Judith Asuncion, Alexa Ortiz, Eleni Jane Tan, Ferro Family, Maria Elena Estanislao, Marie Galliardo, Ibanez and Sebastian Family, Erlinda Alberto, Rowena, Angela Vedad at Clarissa Ocampo. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Dario, Dorotea, Father Odon de Castro, Monsignor Albert Venus, Alicia, Father Angelino De Feo Jr., Monsignor Norberto Habos, Marlon, Luisa, Elizabeth, Gestoni, Mary Ann, Arnel Balse, Esther Ernesto Rochelle Cabanayan Morales, Chris Enrico, Clarita, Catherine, Renato Dorico, Mary Jane, Sheila Ann, Amelia, Solita and Hector, Jesus Caridad Flor, Marites Calara, Mirna Mendaño, Jose Noli and April Rose Colinares, Luisa Bersaba, Cirilo, Lucina Briones, Rosita Albano, Hector Carangan, Florentina Agulto, Jaime Coronado, Benjamina Agulto, Rosauro Santos, Raimundo and Paulina Aragoza, Domingo Elpa Sr., Lourdes Coronado Elpa, Angelina Regalado Peleda, Dr. Julianito and Laura Mercado, Eric Pasita, Leonora Edelberto, Leonardo Godofredo Sr., Monsignor Josefino Ramirez, Reynaldo Basilia and Laureano, Juan Paulo, Rodrigo Maranan Sr., Oji and Jason Gamboa, Carl Nelia Camba, Rodolfo Perlata Sr., Reynaldo and Rogelio, Ignacio Jr., Tessie David, Ruby Tipon, Aurora, Renato Uy, Paterno Luz, Princess Maria Acosta, Loreto Payas, Corazon Filomeno Saberon, Lucena Castro Cruz, Erwin Vismanos, Bernardo Cabrera, Francisca Magbitang, Rosita Harder, Herminio Villanueva, Norma, Romel, Franz, Andresito Tacorda, Elizabeth, Engranciano Sr., Benedicta, Fermin, Elisa, Asuncion, Jose Sr., Rodolfo Jimenez, Emia, Josefa Gaupo, Fidela Cantalejo Bernardo, Adorado Sibal, Juanita Lacap, Trisha Bonifacio Andres, Adoracion Hansel Palarca, Editha and Roberto, Alberto, Gilbert Alex Manileo, Maribel, Mercy, Amanda, Joshua Rosalio Balane, Walter Arturo Odviar, Joan Venus C. Matubang, Maria Ana Caspe, Alexis Emerita, Zini Zamora, Marcelino, Tisha, Mario, Ethan James, Angelo, Heidi Delphine, Teresita Estanislao, Joel Nicolas, Father Joey Bustillo, Jennifer Faredes, Marlon, at Victoria De Gorio. Panalangin para sa lahat ng kaluluwa, alay ni Venus Marancil. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat pakinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang ating pumbutihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas Tibadong. Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Ipan ninyo ang tumpeta, kaya Panginoon dinggin ang landas niya'y tahakin. Habang buhay ay purihin kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tutupin ang gitara at ang kaayaayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan na ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang iihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po lahat.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Hunas. Sinabi uli ng Panginoon kay Hunas, pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Hunas sa Ninibe. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Ninibe pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninibe, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninibe, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang bala na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang pagunaw sa Ninibe. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Ulitin po natin. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumatanghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Tugon. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong ipinatawad, kasalanan ay malimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot. Tugon. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Tugon. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, wikain mo o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nangangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo.
Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kapag narinig niyo po ba itong sinabi ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay." Ano po ba ang nararamdaman ninyo? Marami kasing Marta syndrome o may Marta syndrome o hindi na tawag na pwede rin Martacystic. Diba? Kung may narcissistic, mayroon namang Martacystic o Martacism. Ito yung parang sakit na, no, na pakiramdam niya, lahat gagawin niya, lahat siya ang gagawa. Kaya lahat yung sa salita natin, yan yung masyadong aligaga. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, "Huwag kang aligaga." Yung bang namimiss natin kasi parati yung pinakamahalagang bagay. Hindi naman sinabing mali yung ginagawa ni Marta. Pero ito kasi yung pagkakataon na sinayang at masasayang ni Marta sa dami ng gustong lumapit, makipag-usap, makasama si Jesus. Ito yung pagkakataon, biro mo, nasa loob mismo ng tahanan ninyo itong si Jesus. At hindi naman siya nagpunta para maging pabigat. Nagpunta siya para mas maramdaman ang kanyang presensya. Pero nakakaligtaan ni Marta. Baka po pwedeng ilang oras na si Jesus doon, wala pa si Marta. Tapos ngayon, sisisihin niya si Maria. Sisisihin niya ang iba na pagod na siya, no? At gusto niyang utusan si Jesus, na utusan si Maria, na tulungan siya. So sino ngayon ang mag-aasikaso kay Jesus? Diba minsan yung pag dumadalaw kayo sa kung saan man, kung sino man, diba? Anong gagawin nyo? No? Walang gustong kumausap kasi lahat aligaga. Lahat may inaasikaso. E di huwag ka nalang pumunta. Busy pala sila eh. Minsan po dito sa simbahan natin, no? Kaya pinaalalahanan ko minsan kapag yung mga lingkod, pag nagsimula na ang misa, wala nang aligaga. Pag nagsimula na ang misa, wala nang lakad ng lakad, wala nang kung ano-ano. Kasi dapat bago pa nagsimula ang misa, inayos na ang mga dapat gamitin para less movement, less distraction na tayo. Kasi natapos yung misa, hindi ka nakapagsimba, nag-serve ka lang, hindi ka nagsimba. Pero ganun din naman, no, sa atin na pinaalalahanan tayo ni Jesus nitong mas mahalaga. Hindi po masama yung gawin ninyo ang mga gawaing bahay. You know, hindi masama yun. Pero minsan, tingnan nyo rin, no, kung sa loob lang tahanan, ilagay natin yung kontekstong ito. Di ba? Kung kilos ka ng kilos, pagod ka na, tapos wala kang ng quality time para sa iyong pamilya. Nawawalan ka rin ng quality time. Pwede sa opisina, nawawalan ka ng quality time para sa mga katrabaho kasi makipagkwentuhan ka naman. No? Hindi yung parang lahat ikaw ang gagawa. At huwag mo rin isipin na dapat lahat sa araw na ito matapos. Kasi hindi naman natatapos ang mga gawain. Hindi natatapos yung mga papeles. Hindi yan matatapos. Kaya nagiging martacistic tayo. Pagpagod na, mainit ang ulo, ibabaling ang sisi sa iba, at feeling mo, kawawa ka, aping-api ka.
Nagiging Marta ka lang. Nagpapaka-Marta ka lang. Pag naging Marta na, pagod na, ayan, sasabihin mo, martir na ako. This is, pinili mo yan. No? Kaya nga sabi, mas pinili ni Maria yung mahalaga, yung pinakamahalaga, ang makapiling ang Diyos, ang makinig sa Diyos. Sa pagkakataong ito, kasi bihira lang ito mangyari. No, hindi na alam kung kailan ulit makakadalaw si Jesus. Kaya piliin ang mas mainam sa mga hinihingi ng pagkakataon. Sayang kasi. Diba, sabi nga po, no, yung sa mga nasa abroad, mas piliin nyo po yung pinakamabuti. Kasi yung minsan, yung pag may nakakausap ka na bakit ayaw umuwi, magtatrabaho na lang sa abroad. No? Tapos ang sasabihin, eh, magtatrabaho na lang ako para may maipadala ako sa pamilya dito sa Pilipinas. Pero anong nami-miss out nyo? Nakakapagpadala nga kayo, kayod kayo ng kayod dyan, pero nami-miss out nyo yung mga unang hakbang ng anak, unang pagpasok ng anak, habang lumalaki ang anak, yun yung mga bagay na nami-miss ninyo dahil lang sa inaakala ninyo ito ang mas mabuti. Kaya pag umuwi, yan, hindi kayo kilala. Ang kilala lang sa inyo, pera nyo. Yun lang. Kaya isipin na mabuti ha. Hindi sinasabing huwag kayong magtrabaho. Hindi sinasabing huwag niyong gawin yung mga gawaing bahay. Pero kapag oras ng Panginoon, ibigay natin yung 100% quality time. Amen? Tulad ng napag-alaman ni na Maria at Marta na bunyag kay Jesus ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na nananahan sa ating piling. Manalangin tayo sa Diyos na naririto at nakikinig sa atin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dalawin mo kami. Panginoon, dalawin mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig naway maging bukas na tahanan para sa lahat ng maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga labis na abala sa mga bagay sa mundong ito na kumukupas, naway magkaroon ng pagpapahalaga sa pakikinig sa salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dalawin mo kami. Katulad ni Maria, naway piliin natin ang higit na mahalaga at tanggapin si Jesus sa ating puso at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumingin kay Kristo sa oras ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga yumao, naway manahan sa tahanan ng Diyos, magpakailanman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dalawin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agar ang paggaling ng mga may sakit at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo.
handog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwal at tiyan. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Ama. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng managagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Sa lupa para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluot po lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Humayun at ipayan kanyang pagkaling at laban sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang anis sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Umayon at ipayan kanyang pagkaling at habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, ang
kanya ng kanyang kaharian.